and death shall the wicked be rebuked, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan, who, with all power and signs and lying wonders. And bring all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. That they all might be damned who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. The obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. And now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation, and new hope through grace. Sabay-sabay. Comfort your hearts and establish you in every good work and work. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. Pray na kami po yung palain niyo, Lord. Mag-aaral kami dito, Lord. Mag-indihan namin. Patuloy yung last week, Panginoon, sa isang araw, Panginoon, pinangako niyo ang negative event na to, Lord. Ay darating bago naman yung positive yun, yung victory niyo, Lord. So, pray, mag-aaral namin to, Lord. Makita namin yung signs. And then, maganda rin kami, Panginoon, di lang kami at yung iba rin na mayhanda rin, maraming maligtas sa ministry at ang patuloy, Panginoon. So, may pumalalati ngayong gabi muli. As always, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga po na po. Good evening po sa lahat again. Title po natin, ito na lang, no? Tinitignan ko na yung pinaka tema nito. Talaga negative eh. Pero yung bandang huli is positive. Pero so itong bigyan ng daan or bigyan natin ng focus yung part na sa 12. Sabi dyan, title na lang po nito, that they may be damned. Okay? That they might be damned who believe not the truth. Okay? Yan po yung title na kalagay dyan. Yun, sa Tagalog, na sila nawa ay, ano yung dam? Ma, tingnan natin dito. Sinabing dam, negative yan, masumpa, no? Upang mga hatulan silang lahat na hindi nananampalataya sa katotohanan. Okay, tama, mga hatulan. Ibig sabihin, mga hatulan. Ayun ang ating title, pero kasi po sa panahon ngayon, parang ano eh, ang tingin nila sa Diyos, laging parang walang silbi, walang kwenta, walang ginagawa. Sa langit lang, nag-o-observe. Ganyan po yan. Kaya bigyan natin din yan ngayong gabi. And actually, malinaw naman dyan, yung mga hindi naniwala sa katotohanan. So, yan, may i-focus natin yan. Pero ngayon, patuloy po natin yung last time. Again, ito po yung isang mga chapter sa Bible na sabi natin main, ano, no, bukod sa 1 Thessalonians 4. Ito naman, 2 Thessalonians 2. Very nakafocus po sa end times. At ito po yung kanilang yung mga false teacher, mga naloko na, ang tawag nila, ay tinitwist. Okay? So, reviewing natin ano yung 1 Thessalonians 1 natin, work of faith with power. Pinapalalaan tayo. Pag nampalataya ka, dapat nagkatrabaho ka. Amen? At pag nagkatrabaho ka rin, dapat yung pananampalataya ka rin. Sabi doon, pag meron kayong dalawang yon, may power yon. Okay? Kasi may mga gagampanan ka, may mga accomplish ka. Hindi yung parang walang, sinong walang ka-power-power dito? Tingnan mo. Biglang, hindi mo papatay-patay na. Si Ryzen, okay, bata na ko yan. Naanta ko na. So, hindi ganun. Kung may pananampalataya ka, dapat nandun yung power. Again, kung nandun yung faith sa Panginoon, may power. Eh. Pero yan. And then, last week,
yung umpisa na po tayo dito, no? So, sabi niya, let no man deceive you by any means. Huwag kayo papaloko. So, medyo na patagal tayo. Mabilis din tayo last week, di ba? Alam mo kung sana, reviewin nyo sa YouTube kung may time kayo. Pero, daanan natin ang mabilis lang. Tapos, para si Rain, sino wala dito last time? Yan. Konti lang. So, umpisa natin mamaya yung focus. Ikaw din. Ulitin na lang natin. Ayan. Mabilis lang. Pero mag-umpisa tayo mamaya sa 10, no? Anyway, mabilis lang. Ito po yung sabi dito, now beseech you, brethren. Hindi ko na basahin ang pinaka-focus dito. Pinaalala ni Paul sa mga taga sa Thessalonians, yung lagi naman nababanggit throughout the Bible sa Old Testament, then sa Gospel, si Jesus ay dumating na, di ba? Siya ay namatay, nilibig, nabuhay magmuli, umakyat sa langit. O, saan na siya ngayon? Babalik siya, yun ang pangako niya. Kaya pinag-uusapan nila yan at dapat din natin pag-usapan. Amen? Nagkatulad ng mga tingin mo CCF, yun ang mga ano na CCF. Mga puro, paano ka mag ano ba yung mga ano? Paano mabuhay ng ano? Tingnan ko nga. Meron ba silang YouTube? Siguro, di ba? CCF. Sinong gusto yung banata ngayon? Ayan, tingnan natin yung mga, tingnan nyo. Choose discipline. Ayan. Yun na yung mga yun eh. Takot ka bang madisiplina? Thinking right about discipline. Ah, ganun eh. No? Mag-subscribe nga ako dito. Ayan. Wala. Wala silang ano. So, hindi tayo ganito eh. Disiplina. Okay naman yung disiplina, di ba? Why is a difficult life with Jesus better than an easy life without? Maganda rin, di ba? Kaso, puro ganun lang. Okay? Puro tawag nga nila dyan is paano mabuhay ng tama. Maganda rin. Kaso, devote your heart to God. Ang ganda naman, kaso, puro yan lang. Walang doctrine, man na. Cost of not following Jesus. Parang pag tinignan mo sa abante, ganito din. Remember this when you struggle to forgive. Okay? It's okay to ask for help. Be careful with your heart. Parang mga self-help lang, di ba? Devote your heart to God. Oh, maganda naman, kaso. Ano ba? Walang Bible series. Okay. Proud ka ba na humble ka? Huh? Knowledge isn't always a good thing. So may mga gandang ano, pero topical, no? So tayo, pero kung pansin nyo, iniwasan nila yung solid doctrine, no? So yeah, dito tayo kinabante naman. Abante. Ano ba yun sa kanila? Ecclesia. Ecclesia. Ah, nagtatawa na siya na dito eh. Metropolitan. Tingnan ko nga na abante ha. The Gospel of Jesus Christ. Ang ganda naman. SOS. Ano ba ito? The senior citizen in the eyes of God. The pearls only for the pearls of great price. Huh? Biblical faith. Pearls only for the pearls of the great. Ano? Chief shepherd, ecclesia, and the church, and the shepherd. Sa halip na church, ayaw niya na church, gusto niya ecclesia. Paulit-ulit, no? Parang series. Pastoral authority. Yan, okay pa ito kaysa CCF. Deserving our families. Sa Diyos ang tingin, hindi sa blessing. Yes. Tama sana kung totoo, no? How much does God love? So, mga ganda rin, kaya itong sinasabi ko lang ngayon,
So yan. So napansin na ginagawa natin itong topical sa Sunday morning. Okay. Oh, mayroong the rapture, no? Pakinggan kaya ito, no? Yung tuturo niya. Meron, at least meron, di ba? Yan. So, kahit paano kasi baptism. So, anyway, sana mas masaya kayo sa ating mga siniseries dito, no? So, hard doctrine. Meron may mga topical din na ganun. So, yan. So, pinag-uusapan natin yung coming of the Lord, kailan siya darating. Kasi iba talagang minamakpo yan, lalo na sa libutan, di ba? Kasi sabi sa Peter, ganun eh. Talagang lolokohin nyo, oh, nasa na Panginoon, oh, wala! Ganyan rin tayo niya, pag hindi ka malakas. Anyway, sige, so yan, inaabangan natin yan. At pansinin nyo dyan, yung pag dumating ang Panginoon, kakibat doon, pag-rapture yan, gathering together. Okay, tapos sa 1 Thessalonians 4, yun din yun, Matthew 24. Sabi nito, huwag kang ma-shaken, huwag kang ma-trouble, kasi parang si, naalala ko dito si Joshua, sabi niya, huwag na mag-aaral. Gentiles na pala eh, pastor eh. Hindi kasi hindi natin alam eh, gano'ng kabilis yun. So, maghanda lang tayo, di ba? Joke lang yun ha. Joke lang naman si Joshua eh. Yeah, last week, sabi ito, dito tayo nag-focus, huwag kayo papaloko. Kasi yung panahon na yun, kahit sa panahon natin yun, di ba, napakaraming panloloko. Bakit? Kasi nga, pag global society na, payamanan, ganyan yan eh, kahit mga churches, puro panloloko. Kasi, panahon na talaga ng panloloko, ang daming lokohan. So, ganyan. Kasi mga nuloloko, parang si Sara Duterte na naman nasa, paano sila nakakawala doon sa panluloko nila? Diba? Meron silang paraan eh. Ganyan po yan. Kaya lalo na noong sa end times. Kaya yun na, last week, sabi natin, huwag kayong papaloko. Amen? Hindi ko alam yung iba sa inyo dito. Kaya nga iba dito, parang nakawala na rin. Kahit doon sa GGX. Bakit? So, naloko eh. Anong ginagamit nila? Ewan ko. Kaya sa Sabado, tanongin ko lang sila, ligtas ba kayo? Saan kayo naligtas? Ganun lang yun eh. Parang dito, may mga gusto kong tanongin yun eh. Hindi lang ako sinasagot eh. Di, wag. Kung dito ka naligtas, tapos pupunta ka lang sa iba, ano yun? Anong logic meron ka nun? Diba? Pwede mong gawin yun. Di ka naman nahatakin dito eh. At ayoko rin sa'yo kung ganun ang utak mo, diba? Dito ka naligtas, tapos sa iba ka. Diba? Ngayon, kung maayos na baptist din yan, sige, mas maganda kung malapit sa bahay mo, siguro yan. Pero hindi nga. Kaya nga yung meme natin dito, ano yun? Go to the church not closest to your house, but the church closest to your Bible. Kahit malayo yan, kung mas maayos ng church na ito, bakit hindi ka doon, di ba? Dapat doon ka. Mas, yun ang better. Yun ang maayos na utak. Anyway, marami man luloko, so huwag kayong papaloko. At ang nag-focus tayo dyan, yung mga pre-trib nga, na mali ang turo, no? Sa kasi, okay, anytime daw, pwede dumating ang Panginoon, pwede mamaya, pwede, sandali, na-reveal na ba yung Antichrist? So, natakil natin yan dito. Again, hindi natin sabihin yung Antichrist, pero siya yung unang darating according to this. Una, great falling away. Yes, in a way, meron ng marami ng false churches, pero ang man of sin, hindi pa na-reveal. Yung man of sin, Antichrist, isa lang po yan. The beast, later, siya rin yan. Okay? Who opposed it? Ito nga yung mga, ano na niya, no? Mga katangian niya. So, mayabang, ano pa? So, kala niya, Diyos siya, di ba? So, ngayon, ginagaya ni Kimbulo yan. Kasi nga, later, yung mga tao, masasanay yan. Mga loko-loko yan, eh. Pero ito talaga sabihin niya, siya yung Diyos. Okay? Galit siya sa mga sa totoong Diyos, sa mga sinasamba, gusto niya siya lang. Okay? Ganyan yan. So, yan. Ginasabihin niya. Pero ito ngayon, ito yung pinaka-controversial verse. Sabi dyan, napipigilan lang yung Antichrist na ma-reveal. Yung nasasabi ng Bible, totoo yun. So, kung sino pumipigil, malamang ang Diyos. Pero, darating at darating, yun ang ano natin. So, expect na rin natin. Maghandaan natin. At until he be taken away, so sino yung take away? Sabi ng pre-trib, mali. Sabi nyo yung Holy Spirit daw, walang Holy Spirit dyan. Taken away dyan po, yung Antichrist, mapatay kasi siya, hindi mabuhay siya magbuli.
Ganun ang kwento niya sa Revelation. Then shall that wicked be revealed. So, pag namatay siya, alisin siya, babalik siya, siya'y ma-reveal na naman, malakas na po siya. Marami na siyang kapangyarihan galing sa demonyo. Yung sinabi dito. Pero mabilis lang yung timeline nitong Thessalonians kasi sinamaris siya lang eh. Later, itong the beast, yung Antichrist na to, papatayin din naman ng Diyos sa kanyang spirito ng kanyang bibig. Okay? Kung paano yan, eh, hindi natin alam exactly. Kaya naman lang, mag-asalita lang ang Panginoon kasi alam niyo kung kapangyarihan salita. Amen? Amen. Siyaduhin niyo ating memory verse. Ano sabi doon? The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic pa yan? Full of majesty. Anyway, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So malinaw dyan, ah, makapangyarihan din sa Satanas. Okay, inalaw ng Diyos yun. Pero, ang kapangyarihan hindi sa katotohanan. Puro show. Okay, yeah, again, dito tayo sa church, hindi tayo showy. Yung puro, ah, sayo naman, malaki, maganda. Ah, ang galing mong sumasayo sa unahan. Ano man yan. Ah, yaman ni Pastor, doon na tayo. Hindi tayo showy, di ba? Kasi, ano ng demonyo yun eh. Linya niya yon. Sa ating katotohanan lang, katotohanan, inaayaw ano iba, diwag, ayawin mo ako, yung mga katotohanan, mayaw pa rin sa akin. Match yun. So may wonders din siya, magaling siya magpakitang gilas, pero puro kasi nung alingan. Okay, dito tayo nagsimula na tayo ngayon dito ha. Ano yung daming kasi nung alingan ngayon? Natapos pa rin natin last week pala to, yung Hollywood nga, di ba? Simula daw yung Hollywood na yan. Ang sayo, oh, saan manood ang sine, oh. Bubulahin na naman tayo dun. Eh, lalo ngayon, nasa bahay ka lang, Netflix, tuloy-tuloy yun. Anong gusto mo? Ano orin mo? Wala ka na nagawa. Puro kasinungalingan. Diba? Kaya nga yung mga bakla ngayon, tinatanggap na. Kasi dun yung pinasok yung kasinungalingan na yun, eh. Kahit sila pa yung tanongin mo, alam nila yun. Bakit nagbago yung opinion ng tao, karamihan ng tao about sa mga sodomites dahil sa mga series sa TV nila na pinapakita nilang katanggap-tanggap yun, mabait yun, okay lang kahit hindi. Okay? O sinungalingan, yun ang gamit nila at lalo sa end times. Kaya mga kaligtas lang dyan sa mga panluloko nila, yung alam mo yung totoo. Okay? Mamaya makikita natin yun. Dapat mahal mo yung totoo para ma-recognize mo agad yung kasinungalingan sa hindi. Mabilis ka makarecognize. Kaya sabihin, daming sa religion, nalilito ko. Pwede natin i-summarize yan eh. Paano yung summarize ng religion, tsaka false religion, tsaka true religion. Yung true religion, of course, tama yung kaligtasan. Yun lang yun. Tamang kaligtasan, hindi tamang kaligtasan. O, ipapasok mo na dito ngayon lahat ng mali ang kaligtasan, di ba? Katolik mo lahat, na Protestant, then yung mga obis na kulto. At kung mayroon pang bago dyan, Yeshua, ganun din yun. Tanong mo sila, paano ka mailigtas? Ay, kay, ano lang, Yeshua. Yeah, yung iba naman, Yahweh, kung ano man yan. So, so hindi yan mahirap. Pero maraming kasinungalingan at even si Satanas, saka itong Antichrist yan ang gagamitin. Okay, so paano mangyayari na eh? May Bible tayo rin, alam natin yan eh. Darating tayo dyan, kasi nga, the more na napakarami na nila, minsan kahit mga mananampalataya, parang nangihina rin, di ba? Pag ikaw, nasa kalagitnaan si, ano pala si Raven, nakikita yung mga post si Raven eh. Inaasar siya eh. Ano ko rin yun, bayaan mo lang eh, mag-asawa din yan. Ako, nagsawa na, wala nang aasar sa akin, kasi wala eh. Alam nilang walang sila magagawa, di ba? Ayan yun. Ngayon, ito na tayo. With all deceivableness of unrighteousness. So, ito sana yung title. So, anyway, anong isabihin ng deceivableness? Panloloko, nakakapanloko of unrighteousness, yung mga basically, kasalanan. Diba? So, paano nakakapanloko ng kasalanan? Eh, yan nga ginagamit nila eh. Nabanggit ka rin ni Hollywood. Mare, okay lang ba ang sodomite, bakla? Ano ba sabi ni ano? Ni sino ba? Ni Pope? Ni Oprah? Ni... Puro kasinungalingan. Ano pa?
Eh, kailan lang, nasa highlight na naman sila, di ba? Loko-loko talaga itong mga ito eh. Kaya siya, hindi ko na binasa yung ano, pero sa mga headline lang, alam mo na eh. Kaya siya nasuspindi raw, ganyan-ganyan. At nagireklamo sila, bakit sila sinuspindi. Eh, bastos naman talaga sila, kahit dati na, kaya nakakaasal din yung MTLCB. Dati na eh. Kahit itbulaga, dapat lang, matagal lahat. Kung i-apply nyo lang talaga yung maayos na rule, walang pasa dyan. Di ba? Tapos yung isang bakla din na binagbabawal daw kung saan-saan dahil nilait daw yung Katoliko yung mga nagpapaano dun eh. Eh kung totoong nakakadiri yung mga bakla, lahat naman yan eh. Persona ng grata mo lahat yan. Lahat naman yung nakakadiri eh. Mga bastos naman lahat yan eh. So may hypocrisy po dyan eh. Nakita nyo ba yun? So pero nakakapanloko yan. Ganito yan. Ah, nabanggit natin yung bading, di ba? So, una, hindi ka tanggap-tanggap yan, pero pag lagi kang ginuloko, okay lang yan, naloloko ka, bandang muli, naloko ka na, tinanggap mo na. Okay? So, ano pa? Naalala ko yung mga Yahoo words. Oh, paano sila naloko? Kasi kailan lang, masagot-sagot doon sa akin, ano eh. Sabi, hindi, Yahoo lang. Hindi, sabi ni siya, Yeshua, isa, sabi, hindi, Yahoo. Alam mo, mga language expert, hindi naman. Di ba? Tapos yung nasabihin nila, hindi, pag hindi yun ang itong pangalan ng... Pag hindi, pag Jesus yan, mali yan, hindi ka maliligtas. So, paano sila naloko ng ganun? Pag-isipan nyo, ha, yung inaaral natin ngayon, paano nakakapanloko itong mga to? Eh, basta ako, hindi mo naloko niyan eh. Iba gagamitin sa'yo. Sabi dito nga sa ano. Ibang gagamitin ng Diablo sa'yo. Kaya huwag mong underestimate yan. Amen? Pero pansinin natin dito, sino yung talagang maloloko? So yung mga mananabrata kahit paano, mayroong kalaban. Kaya nga minsan pag nasa survey mo rin yan, kahit paano lumalaban pa eh, nanghirapan pa yung mga antichrist eh. So pero darating yung panahon na grabe na yung lokohan, no? So yung next generation natin, di mo alam, pag nagtamad-tamad tayo, sila ang kawawa. Amen? Amen. Katulad nga yung mabangat, tinatanggap na sa panahon natin, lalo sa kanila ngayon. Diba? At marami pa ipapasok dyan, na panluloko. So gusto ko lang point dito, ang unang gagamitin nila, unrighteousness, ibig sabihin, pinapakita lang nila, ano pang mga kasalanan, na adultery. Okay? So according to research, sa US daw, sobrang baba ng adultery, at saka ng divorce nung panahon nila, mga 1930s, 1940, bihira yun. Bukod sa bawal. Bawal ang divorce nung dati. Anyway, nung inalaw yung divorce, as puro Hollywood na, nakikita na sa Hollywood, sa TV, ang kwento laging ganun, ng loko, either ng loko, o kaya gustong kumawala sa asawa niya. Kaya ba, siyempre mga lalaki nakaka-relate, di ba? Tapos ginagawang joke, di ba? Yung adultery, tsaka yung divorce. So, ang nakita natin doon, according sa data, talagang dumami nagpa-divorce. Di ba? So, ganun yun eh. Naloko sila sa isang bagay na hindi dapat sila maloko, pero pinapakita lang yung unrighteousness. Magkakaroon ng idea ka na eh. Di ba? Ay, pwede pala yun ah. Ganun pala yun. So kaya sa school nyo, kaya kayong binabantayan natin talaga yung mga young people eh. Lalo yung hindi pa nga matalino masyado. Iba nga umatin dito, kala ko okay na eh, di ba? Yun pala, may iba rin nasa utak. Iba naman, again, na-opera ng pera siguro, ganyan-ganyan, nabola. Pinagpalit ang church. Ano nangyari? Naloko. Amen? Nakikinig ba kayo? Ano na sa sarili nyo ha? Kahit bata pa yung iba dito. Isipin nyo anong pwedeng gamitin ng Diablo sa inyo dahil meron siyang gagamitin. Eh, pero ang gusto ko lang point dito, ang pinaka siyempre maloloko, yung mga unbeliever. Ganun talaga. Kaya huwag kayong magtaka, yung mga kamag-anak natin, mahalan sa buhay, na una, hindi naligtas, ang daling maloloko niyan. Kaya ngayon, may pandemic to na naman. O, sino sa palagay niyo yung unang, ako kami, next. Maniwala ka, dami pumipila na naman. O, kailan po ba yung next ano ng booster sa amin? Tanong na ng ganun eh. Hindi ka na nga magtataka kasi pag may nag-post din naman dyan, yung isang kaibigan naman, ganun naman, nag-post ng Santo Niño. Amen, amen. Tuloy mo yun.
Ayun, hindi ko nag-i-amen din sa post ko eh. Ano meron? Nahihiya ba kayo sa ano nyo? Bira kayo. So maraming manloloko at magpapaloko. So kaya obviously again, ang trabaho natin, masave yung mga yan. Una, huwag munang dalhin sa church. Masave muna. Pwede rin, dito ma-sharean. Pero dapat una masave. Kasi sabi dyan, according to may loloko, may manloloko. Especially sa kanilang mga hindi ligtas. Because they receive not the love of the truth. Ayan yun eh. Napansin nyo ba yung bakit yung mga tao hindi maligtas? Mahirap maligtas. Kasi ayaw nila ng totoo eh. Pag-uusapan natin totoo, ayaw ko dyan. Bakit ayaw mo totoo? Hindi na. Masakit dyan eh. Masakit, divisive. Diba? Yun ang ano nila eh. So kayo din. Ngayon sa kayo, kung ligtas lang kayo ngayon, minsan, yung iba sa atin, medyo iwas din sa church. Bakit? Kasi alam mo na pag-uusapan dito eh. Hindi naman ako mag-aano dito, back out. So may topic tayo dito. So, alam mo na yan eh. Kaya iba, umiiwas na rin. So yan ang naka-ano sa'yo. Pwede kang maloko or mas marami sa mga mahal mo sa buhay maloko. Kasi una, hindi nila minahal yung katotohanan that they might be saved. Yung ano dun ha, kung kaya yung mga naliligtas, mahal yung katotohanan. Di ba? Pansinin nyo agad sa soul winning natin. Alam mo yan eh. Sino yung nag-aharap ng totoo? Ayun yung pwede natin makausap at malamang sa hindi, maligtas. Pero yung umpisa pa lang, ayaw na. Niloloko-loko yung Bible. Ay, Diyos patay. Nahirap yan. So, importanteng point yun na mahal mo dapat yung totoo. Huwag kang masasaktan kung ayaw nila. Kung ayaw nila sa totoo, kasi hindi sila maligtas. Eh, ganun talaga. They deserve that. Tuloy natin. And for this cause, okay, imagine nyo na ba, sa end times, maraming panluloko. Ang unang maluloko, of course, yung mga ayos sa katotohanan, hindi ligtas. Ngayon, habang lumalakas pa yung mga panluloko, patindi pa ng patindi, sabi dito, ang Diyos na mismo ang parang manluloko sa kanila. Ay, ba't ganun? Naluloko ba ang Diyos? Sinakyanan ng Diyos. Sige, ayaw niyong maniwala sa totoo, ha? O, sige. O, ang dami ng churches, ang dami ng soul winning dyan, yung Bible, yung salita ng Diyos, pre-deserve niya para sa inyo, ayaw niyo pa rin. Siya na mismo yung gagawa ng parang para lalo silang maloko. Ano sabi dyan, eh? That they should believe a lie, naluloko pa lang ang Diyos. Basta yun sa Jeremiah, ganun din sinabi dun, eh. Sa mga kaisaya, sa kings, di ba? Ganun ang ginagawa na Diyos, pag ayaw mo sa totoo, sige. Kaya huwag kayong magtaka again, yung mga sodomites, alam nyo yan. Mga reprobate, ba't may mga ganyang klase ng tao, hinayaan ng Diyos. Kaya never nyo sasabihin na ang Diyos ay parang di nakakatakot. Nakakatakot siya. Kasi imagine mo gawin sa'yo yun, di ba? Ginawa kang bakla, wala ka nang, di mo naitindihan yung tama't mali. Atay ka. Kaya masolve dapat natin lahat halos sana before silang maging ganun, reprobate. So anyway, balik tayo sa end times. Ganun na mangyayari. Kaya again, huwag ka magtaka. Huwag lalo ka dapat magpalakas. Pag nakikita mo, ang dadaling maloko itong mga to. Nagkasakit na nga. Anyway, yung sinasabay ko sa pagpasok, ganun. Nagpaturok siya. Ayun, nangihina daw siya ngayon. O, sabi ko, papaturok ka pa. Hindi na po. Ay, salamat na nga. Kasi iba, pag tinanong mo, oh. Anyway, ikaw mo ba nagpapatulong ka ba? Hindi, salamat. Okay, so yan. So, God will send them strong delusion that they should believe a lie. So tandaan nyo po yan, ha? So, ganun yan. Kahit sa atin pala, ganyan, ha? Kahit anak ka na ng Diyos, pag ayaw mo talaga sa Diyos, for example, eh, paano nangyari yun? Kasi inaayawan mo, eh. Inaayaw yung totoo. Kayo lalo na kayo. Alam nyo naman yan, di ba? Pag nag-i-excuse kayo sa church, di ba? Alam nyo yan eh. Alam nyo yung struggle na meron. Lahat naman tayo. Ikaw, basta, wala ka ng choice eh. Yun nga, yun ang maganda eh. Doon mahirap pero pinili ko na yan. Talagang wala akong choice, di ba? Alam mo namang di ako mag-church, di ba? Pwede ba yan? Pwede rin. Yung ibang basta, pag ganun, nangihina, o ba, di ka muna. Pahinga muna ako. May mga ganun. Ayan, so ito na yung ating title, that they all might be damned. Ang Diyos ang gumawa.
Kasi galit siya sa mga kasalanan. Makasalanan, ang loko nyo, ha? Sige. Lalo sa end times, alam nyo na, paparusahan sila doon. Ang dami noon. At before pa ng wrath of God, ang Diyos ang mag-send sa kanilang delusion para sila ay mahusgahan. Ano yung sabi kanila sa Tagalog? Mahatulan. Eh, gusto pala ng Diyos mahatulan. Siyempre, hanggat ayaw niya, hanggat maaari, ayaw niya eh. Ayaw niya may mapunta sa impyerno, ayaw niya may mahirapan eh. Ayaw niya may masakit. Eh, kaso tayo na mismo gumagawa ng sakit natin. Alam na natin yung hindi dapat kainin, hindi dapat gawin, sige pa rin. Eh, lalo na pag ito, yung mga kasalanan, ang dami dyan. Ilan dyan yung mga sinesira natin, ini-invite natin, ang halos kulang na lang. Yung, ano na ako dito ng Jehovah's Folk Witness eh, sabi ko, naku, bata ka pa. Huwag kang papaloko dyan, mag-research ka lang sa internet, kitang-kita mo agad kalokohan yan. Ay, sige po, hindi na po. Ha? Bakit? Well, pag umabot ka sa ganung sitwasyon, ito na, gugustuhin na ng Diyos na kayo mahatulan. Bakit? Kasi sabi, had pleasure and unrighteous. Ginusto mo na yan eh. Di ba? Ngayon, mga nasa kulto, ano ba yung mga obis na kulto ngayon? Mormon, okay, Iglesia ni Manalo. Eh, mali yan ah. Sabihin, hindi, huwag ako sabihin. Ganun din yung Catholic na ano, di ba? Inaano lang yung mga santo-santo nila. Di ba sabi sa Bible, huwag kang gumawa niyan eh. Hindi, ito ano namin eh. Itong pananampalataya natin eh. Namin, eh sabi nga sa Bible, ano mo, sundin mo, Bible o ano. Itong tradisyon namin eh. So yan ha, nasaya-saya pa kayo dyan. Yung mga Katoliko, di ba, pag nag-ano yan, pag nag-celebrate pa yan, ibibida pa nila yung Diyos-Diyosa nila. Oh. Kaya, ano pa, yan, yung birthday yata ni Manalo ngayon, yung kahapon ba yun, oh. Paparada na naman yung kanila, kalokohan nila. So yan, kung sino man yan, pag ginusto mo na yan, kahit malayo kayo sa Bible, ginusto mo na, ah, kulto pala kami, hindi, wala, hindi naman. Hindi masyado. Okay lang kasi at least ano kami sikat. Ginusto mo na. Diba? Sige, may paglalagyan ka sa Diyos. Ano pa yung gusto kong sabihin dito? Sino ba yung mga malalakas ng loob yun? Nasa utak mo yan yung kay Manalo kasi nga may isang page na puro ganun eh. Ina-expose. So, yan. Ah, si Manalo. Soriano din. So, proud na proud. I'm proud to be. Diba? Ganyan pa yan eh. Kung alam mo yung Bible ako, iniiwasan natin yung anong proud, diba? Tapos kinantahan pa si Manalo. Diba? So, ang gagaling ng choir. Ang bira, ang pinori sa si Manalo eh. Salamat po aming tagapamahalan. Tuwa naman si Manalo. Tinataas nila ng gano'n. Kaya ano yung gagawin sa akin yan? May kwento yun eh. Anyway, ano pang gusto kong sabihin dito? So ganito, may feeling ba kayo na minsan parang ang Diyos ay ano, kahit pa nag-i-please tayo dito, parang basta parang may ramdam ako parang di tama yan. Ano masyado ka mapag ano, mapag-usga. Diba? Mayroon ba kayong gano'n feeling? May naramdaman ko minsan. Kahit minsan? Minsan? Mayroon akong para lang. Ikaw, Stephen. So yung nag-iisip minsan dito, pumapasok sa utak nyo yan. Kasi nga, dyan kayo nasanay eh. Pag may nagkakaya, mag-post kayo dyan. Uy! Mali yan. Ah! Pangusga ka naman eh. Diba? Yung lagi yung pangbato nila. Tapos kung medyo may alam pa sa Bible na konti yan, na wala din. Matthew 7, di ba? Uy, judge not! Judge not! Tingnan na natin yan kasi may oras tayo. Sorry, ha? Para alam nyo. So, mahaba yung chapter, di ba? Pero ang context yan, hanggang dito. Ayan, hanggang ganyan ang context yan. 5. Pero ang kokot lang sa'yo, yun ang una lang, yun, no? Judge not! Uy, huwag kang magusga! Huwag kang magusga!
Diba sabi sa Bible, ayun o, kaso tinakpan mo yung iba eh. Sabi dyan, that ye be not judged. Natapos na natin sa Matthew. Balikan natin yan kung anong natin, Mark or Luke. So sabi dyan, huwag kang maghusga para hindi ka mausgahan. So ibig sabihin lang, pag sinamarize mo dyan, maghusga ka pa rin, pero tama. Hindi mabilisan, hindi out of context. Yan ang sinasabi doon, pero dapat maghusga tayo. Siyempre, paano tayo maghusga? Paano tayo tatama kung hindi tayo maghusga? Kailangan yun. So kaya yan po yung ginagamit sa atin. Iba sa atin, tikom na agad ang bibig. Pag sila, oy, huwag kang maghusga. Ba't inuhusga namin yung religion namin? Yung leader namin. Eh, yung leader nyo, ganyan. Hindi mag-umpisa na agad yung away. E, samantalang winawaningan mo nga lang. Di ba? Again, applicable yung kaya sa Baptist na iba. So hindi tayo dito nagkondila lang dahil sa sarili natin. Okay, so laging in context, ano ba yung totoo? Warning and of course, yung mga naliligaw. Kaya, yan, punta na tayo sa mga Baptist. So, ganun din, no? Paano pag may mali din yung ibang Baptist? So, paano? Ang gagawin mo, ay, what? Baptist yan, eh. Ha? Ano yung magic, ano? Grupo? Ano, wala nang mali? Ano ba yun? No, so, kung nagkakamali pa rin tayo, dapat, ano, handa tayong magpa-correct. Eh, ba't ikaw mag-correct sa akin? Oh, why not, eh? Ibig mo sabihin, hindi ako tumatama, gano'n? Gano'n yung pambalik lang yan eh. Eh, ikaw lang lagi tama eh! Sinabi ko ba? Ina-attribute mo sa akin yun, para magmukha akong mayabang, pero hindi naman. Ikaw yung mayabang. Dinidismiss mo na agad eh. O, diba? Ang hindi mayabang, kung namin, pinuna ka, may parang may mali sinabi mo o yung tinuro mo na o tinuro sa'yo na inabsolve mo. O di, dapat ang hindi ka mayabang, ano? Ano ba yun? Tanong mo, paano nangyari? Yan. Hindi yung naka-ano ka agad. Dismiss agad. Yung creative parang mali yan. Hindi! Repent of vision. Tiko mo yung bibig mo. Parang pwede ka lang ano yun eh. Diba? Mayabang din. No? So anyway, naman tayo punta doon. Dahil sa judge na at bago pa yun. Ayan nga, yung ginagamit sa atin ng mga unbeliever, lalo pag alam nilang mali sila, kasi ang tingin nila sa Diyos, at yung tinignan natin kanina mga CCF ante, diba? Yung, kasi umiigot-igot lang doon yung kanilang topic. Kaya ang pagkakilala nila sa Diyos, kulang na kulang. Kaya sabi dyan, that they all may be damned. Matindi yun. Yung gusto ng Diyos na sila yung mausgahan at mapadusahan. Eh, ba't gusto ng Diyos yun? Kasi nga, nauna sila. Hindi nila minahal yung katotohanan. Nagustuhan nila yung mali. Kasi nagpalutang-lutang sila doon. Makita nyo yung mga, di ba? Lalo yung mga mayaman, hindi lahat pero karamihan na kontento na sila doon. Na basta may religion, okay na sila doon. O ngayon, pag dumating yung pag-uusga, ano? So again, ang point kung gusto mo yung drive dito, yung tayo, dapat ano dapat yung attitude natin. So again, hindi tayo lagi may pag-away. Pero huwag na huwag kayong mag-withhold, na mag-warning. Amen? Pag may nakita mong parang naliligaw na to, kung kailan mo pabawarningan, malapit na mamatay. Buti ka may time pa. Amen? Amen. So pag nakikita mo kahit mga anak natin, hindi mahal yung church, wala naman, ganun. Tanong ka na agad. Agapan mo na agad. Amen? Eh pero una, dapat ikaw muna yung mahal mo yung katotohanan. Yun yung prerequisite dun. Kasi babalik ka nga ng bata. Anong church, ikaw nga eh. Diba? Anong Bible, anong quiz, Bible quiz. Anong memory verse, ikaw nga yan. So, kailangan ikaw yung mauna. So later, yung pag hindi mo mahal yung katotohanan, babalikan ka ng Diyos. Kahit mga believers. Yung mga blessing na dapat sa'yo na pala, kasi hindi yung mahal yung katotohanan. Eh, sorry. Ganun yun. Okay, tuloy na natin. So, positive na tayo ngayon. So, ang Diyos ay maghuhusga at maghuhusga. Pero tama.
Eh, doon na tayo sa mga mananampalataya na maayos. Sabi, but we are bound to give thanks always to God for you. Yun ang maganda doon. So, kung meron dyan mga naloko, nagpaloko, or talaga naloko, sabi dito, nagpapasalamat ako kasi kayo ay mahal nyo ang Diyos at mahal kayo ng Diyos. Amen? Kaya yan ang tanong natin dapat lagi. Mahal mo ba ang Diyos? So, medyo nagbabackslide na yan. Mahal ko po ang Diyos. Well, minsan ayaw nating asarin, pero minsan para maintindihan niya rin, di ba? Kung mahal mo ang Diyos, ano nasaan ka ngayon? Anong ginagawa mo? Anong pinagpalit mo ang Diyos? Saan? Okay? Alam nyo na yun, no? Lista ulit natin. Ano? Sa barkada, sa pera, sa plesyo, sa gala, sa love life, sa games, ano ba? Sa cellphone, sa tablet, sa anak mo, sa labada, saan pa? Sa TV, sa gala, sa chismis. Pinagpalit mo ang Diyos dyan, ano ka? Mahal mo ba ang Diyos? Because God that from the beginning chosen you to salvation, to sanctification of the spirit and belief in the truth. So again, inukuto ng mga Calvinists, hindi tinatapos. Hanggang doon lang sa salvation, di ba? Because God that from the beginning chosen you. So sa okay, kita mo na ang Diyos na namili. O talaga nga, kaso tuloy mo. Ang sabi, through sanctification of the spirit, Bible, nasyerang ka. And then belief. Nanampalataya ka kasi hindi ka pinili lang kahit hindi ka nanampalataya. Hindi, nanampalataya kasi ang Diyos ang nagbigay sa iyo para nanampalataya. Eh, pati niya bigyan lahat nun. Malakuha na naman yung Calvinist. Amen? Ano ko lang yun. Kailangan nating daanan yun eh. So, salamat sa Panginoon at kayo nanampalataya sa Kanya. Amen? Hindi, ako yung nanampalataya. Pero, through sanctification of the Spirit eh. Unang ginamit ng Diyos yan, yung soul winner. Amen? At bago ako maging soul winner, nakita niyo naman gaano katagal yung mahirap yan. So, salamat sa Panginoon. Amen? Whereunto He called you by our gospel. Okay, hindi yung kinol na, basta, ligtas, ligtas, hindi. Ligtas. Hindi, may gospel eh. So, yun ay trinis sa'yo, natutunan mo, and then tinanggap mo. To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So, kung ikaw ligtas, mayroon na tayong glory kay Jesus. Amen? Ito yung medyo positive na. So, i-contrast natin yung mga iba na ayaw sa pananampalataya, ayaw sa church, ayaw sa salita ng Diyos. Gusto nila yung libulto nila, kung ano man yan. Ang laki ng ano nila, sosyalan. Kumpara mo dito, hindi sinabi dito kailangan mo maging napaka-successful sa buhay para magkaroon ng glory sa Panginoon. Amen? Handa niyo po yan. So, maganda po maging successful kayo sa lahat ng kung nasaan kayo. Pero huwag yung pagpapalit ang Panginoon. Amen? Amen. Daan nyo po yan. Lahat ka. Susubukin at susubukin kayo, lahat mga bata. Lahat kami rin. Nawa ay meron yung magpalit ang Panginoon. Therefore, yan na. Alam mo na, dadarating yun. Anong gagawin mo? Alam mo na, may magkakaroon ng matinding panluloko. Maraming maluloko. Ah, hindi ako maluloko. Sana, di ba? Hindi na mawala yung kaligtasan. Kaso nga, pwede kang gamitin ng diablo. Parang yung iba. Na nga baptist na, ito na yung malinaw na tamang aral, sasaw-saw pa doon. Di ba? Balik tayo sa mga bading. Yung nga, sabi, hindi, ipag-asa pa yun. Sabi sa 1 Corinthians 6, eh. Nasaan ang bading dyan? Di ba? Ano nga bading dati yung mga Corinthians, tapos naligtas. Eh. Ah, nasaan ang bading dyan? Sige nga. Ito, effeminate, hindi ba din yun, hindi yun sodomite. Abuser of themselves with mankind. Oh, nasa nung ba? Hindi. NIV ang binasa mo. NIV na commentary. Naloko ka na. Ganun kasi yun. Kaya ngayon, alam mo, maraming maluloko. Stand fast. Amen? Kasi stand fast. Tumayo, tindigan mo yung katotohanan. Fast, mahigpit. Eh, parang ayaw na lang ng karamihan ngayon. NIV na eh. Basta eh, King James pa rin tayo. Oh! Unless mapatunayan nilang di tama to or pareho lang yan. Kung pareho lang yan, okay yan. Kaso hindi nga pareho eh. Amen? Hold the traditions. Yan, ito yung magandang tradisyon.
Amen? Ayaw nyo na. Alam nyo bang may effort din ako pag sumisigaw ako? Alam nyo ba yun? O sa palagay nyo, para akong ano, para akong makina na tuloy-tuloy lang. Palagay nyo. Yung mga anak ko, alam yan. Hindi ako madalas nagsasalita nga eh. So, bakit ako nag-e-effort sumigaw kayo? Amen lang, wala. Nahiya ako kayo. Mahiya sa katotohanan na huwag nyo ikahiya. Tinetesting na nga dito. Wala kayong agana-gana. Inaanto kayo. Ako din. Kasi minsan, dyan pa lang, nausubok na tayo sa totoo lang, sa awitan pa lang. Eh, yan na naman, alam ko na yan eh. Pero maganda yung mensahe nun eh, nagpupuri nga tayo sa Panginoon eh. Kanina yung sasabihan ko pa eh, nag-piano naman ako, hindi na ako kakanta. Pumanta ka pa rin. Amen? Amen. Eh, gitara naman ako eh. Eh, walang lyrics yung gitara, chords lang yun eh. Ulitin ko ha, ang daming panluloko. Magpapaloko ka, hindi po. Ano ang gagawin mo? Kailangan mong tumayo at anong sabihin ng tindigan. For example nga yan, sa sabihin niyo, okay lang yung bading. Eh, timing na lang ako. Sige, okay sa inyo. Sa akin hindi. Hindi magsasalita. Dito lang ako. Eh, malik, tinuturo. Kahit baptist, huwag kong magsasalita ng ano, laban sa baptist. Kasi baptist. Baptist. Ano, banal na, ano? Hindi pwedeng dampin. Pag sinabing stand fast, manindigan ka, pero hindi ibig sabihin niyang wala kang gagawin. At napakahirap nga niyan, tumayo. Imagine niyo yung lang yung sample dyan, yung may bagyo, di ba? Ang hirap tumayo nun. Lalo na pag sa ilog ka, na gumatagas ha, mahirap, madali bang tumayo? Tayo lang pala eh. O talagang madali lang kung ganyan lang. Kung hang, eh paano kung gumatagas ha, yung... Hindi, eh ganun yung kasi lumalingan niyo yun eh. Gumatagas ha. So, tayuan mo yung katotohanan. Hold the traditions. Pag may magandang tradisyon, eh, church na naman. Yun na nga yung panlaban natin eh. Eh, yun na naman, tatlong araw sa isang linggo. Sobra naman yan. Isa akin, isa lang. Nga sa akin, dalawa. Eh, tradisyon na natin yun eh. Ano yung magandang tradisyon? Bible quiz. Wala naman sa Bible yan eh. Wala ba sa Bible quiz? Yung Bible quiz? Oh, di ba? Wala. Study daw eh. O, paano mo mapakita na study ka talaga? Lalo sa inyo. Alam ka naman. Oh, nag-study po ako. Oh, sige, mag-quiz tayo. Oh, quiz. Study lang. Ano mo malalaman? Di ba? Tsaka imagine yung mga Bible writer, tapos nag-print sila, tapos i-quote nila yung Bible mali. Oh. Ano yun? Maganda, alam mo yung Bible. Anyway, tradition that ye which have been taught, whether by word or by epistle. So, yung sabihin pala nito, minsan tayo ay naturoan sa salita, alam nga, pag kayo nag-ano. Pero may mga bagay rin na natutunan kayo at dapat kayo matutunan sa pagbabasa lang. Amen? Diyan po yung ano eh. Kaya mahina yung ibang churches kasi yung mga, kala mo ang dami noong, kala mo spiritual dahil maganda yung BS. Aral ba yung sa Bible? Yun ang tanong. Ang dami po church na ganyan kasi lalo ngayon kasi nakita nila eh lang naman pumunta ako sa Muslim ay mga Pilipino ano yan simba yan di ba so pero hindi aral iniiwasan natin kaya dapat aral mag-aral sa pakikinig and then sa Bible na our Lord Jesus Christ Himself and God even our Father which had loved us and had given us under everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Okay? So, okay, pag sinabi establish, hindi na magagalaw. Kaya ako, hindi na magagalaw, pero nakakasama ng loob. So, bagay, pag tinignan ko yung mga nawala dito, talagang ano rin eh. Ganyan-ganyan din eh. On off. Amen? Amen. Yung mga talaga nanindigan, yun yung di mo na maluloko. Kahit siya kahit operang pa ng tabaho yan. O sige, tabaho lang. Ay, magsimba ka dito, ha? Bakit ganun? Iba na yon. Dapat alam nyo yun. Amen? So, yun. Kaya, paano to tayo ma-establish? Sino mag-establish sa atin at paano?
Eh, basta-basta, ano, kahit di ako nag-church, establish ako dyan. Baptist ako, meron mga ganun eh. Baptist ako pero walang church. Mangyari. Eh, kasi po, dito ako sa lugar na wala mo siya. Eh, ba't ka nga andyan? Yan ang tanong. May iba nag-move para sa may maayos na church. Kasi ikaw, okay lang sa'yo yan. Baka gusto mo talagang ganyan. Yan ang sabihin mo, di ba? Salamat at talagang kung baptist ka by conviction, pero anong gagawin mo dyan? Kaya sabi dito, paano daw? Paano tayo maka-comfort? Paano tayo ma-establish? Will lang. Basta. Basta titigasan ko lang yung aking panindigan. Ano yung sabihin nun? Kasi ikaw nga ang Diyos ang mag-establish sa'yo, pero doon ka sa gumawa ka din, tsaka sa salita ng Diyos. Yun yun. Eh basta, gagawin sa akin ng Diyos yan. Kaya sabi ko mga, ano eh, mga positive na, yung mga claim, name it, claim it. At kahit mga baptist, mga ganun, puro, parang i-apply na nila sa kanilang sarili, yung magandang bagay agad-agad, parang ganun, i-attribute. Basta ako naniniwala, ako'y naniniwala, ako establish. Ano, Joel Austin, meron silang ano eh, may motto sila eh. This is my Bible. Alam niyo ba yan? Parang nakabisado ko dati yan eh. I believe what it says. O, ganun mo sila eh. Hindi naman totoo. Hindi. Nakakuha niyo ba yung point ko? Yeah. Hindi ka magiging spiritual dahil na pagsabi mong spiritual ka. Parang ano yan? Sa mga, saan ba yan? Mga Eastern religion, mga yung chanting, mga Hinduism ba yan? O, nakalimutan ko tuloy. Mayroon din silang ginagawang ganyan, kaya nga yung mga networking, gano'n yun eh. So, power, power! Gano'n. Ha? Mga yoga, mga Hindu, mga basta Eastern religion, ang turo nila ganito, sabihin mo lang, mangyayari yan. Yan turo nila at ginagawa sa networking. Sabi mo, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Ay, hindi pala. Ano yung halakit? Kaya ako sinasabi sa inyo, may mag-iaya sa inyo yan. Pag ganun, panluloko na agad yun. Ganun din ngayon mga araw, basta mag-post lang ako ng Bible araw-araw. Mag-post ng Bible kahit di ko naintindihan. Kahit di ako talaga iniwala. Ganun ka ba ma-establish? Pag dumating ante ka sa sobrang galing manloko at marami nang naloko, eh, ngayon, kahit ba't sabihin mo, hindi yun ang tama sa, sinabi sa Bible, maaasar pa eh. O, ba't ganun? Ano ina-assume mo? Walang panluloko na mangyayari? Hindi, alam ko na meron, kaso hindi ako naloko. Ina-assume mo lang? Ano yun? Ma-establish ka sa salita ng Diyos. So, dapat alam mo, hindi mo lang sinabi. Hindi, eh, paano nga malalaman? Eh, makinig ako. Oh, okay, makinig. Ano ba? Intindihin! At dyan, minsan nagkakatalo. Hindi ko man, basta hindi ko na masundan eh. Subukan mo. Balikan mo ulit. Pag sinabi ulit, ano gagawin mo? Eh, katod sa amen lang eh. Yung mga hindi na maka-amen kasi hindi ko na, anong amen ko? Hindi ko na intindihan. Ano sinabi? Wala ka naman balikan ko palagi. Kasi hindi ka nga nakikinig. Hindi ka ma-establish. Pansin ninyo, ano bang ginawa? Hindi mo pwede i-claim ang Diyos ay mabuti. O, tama naman yun. O, paano ka nga niya ma-establish? The Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which had loved us and given us everlasting consolation and good hope. Salamat! Ano nga? Comfort your hearts. Paano ka mag-comfort? Pag dumating na yung matinding pagsubok sa'yo, di mo alam yung salita ng Diyos. Ay, basta mag-comfort. Ay, comfort. Itong Bible. Kung di mo alam to, hindi ka madadalian dyan, mahirapan ka. Kasi yun, puro Bible yun. Puro Bible verse, yung kailangan ko, cash. Di ba? Tulungan niyo ako. Ano ako eh, kailangan ko ng pera eh. Itaba ka ba? Eh, ang hirap eh. Eh, pinag-aaral ako, ayoko mag-aaral, ang hirap eh. Alam mo yung Bible, puro wisdom dyan. Pag binabasa mo yan, hindi ka manghihinayang sa wisdom. Mag-aral, mag-aral na mag-aral. Gusto mo lalong, lalong gusto mo yan. Sa Proverbs na lang po, wisdom, wisdom, knowledge, understanding. Salita ng Diyos.
Eh, pakit lang ako dito, papakita ano naman ako, nakapalda naman ako, okay na ako, baptist na ako. Kunwari lang, nakikinig ako, nakatingin akong ganun. Kaya pag tinatamaan na ako, hindi na ako, amen. Amen? Amen. Ito yun na. So, are you established in every good word and work? Balikan ko lang kanina, that they may be damned. So again, di ating gusto ng iba naman na ganito lang, baliktad naman. Gusto na lagi, asarin yung mga unbeliever. Okay? So bakit? Isipin mo lang paano siya ma-save, paano mo siya ma-warningan. So minsan party talaga yun eh, para magulat ba. Ay, hindi pala lahat ng tao ay agree na lang agree. Kaya mo siya, inaasar natin, di ba? So pero nawa, ito yung gusto kong point dito ha. Na sana makita ng mga tao yung attitude ng Diyos at karakter ng Diyos na ganito. Amen? At paano nga mangyayari yun? Pakita mo yung salita ng Diyos. Iyan ang sinabi. Iyan ang ginawa sa Israel nung sila ay nagkasala at paulit-ulit. Kinalat sila. Pinag-iwaiwalay sila. Yung pangako sa kanila, tinupad. Tinupad ba yung pangako sa Israel? Yes or no? Sa lahat ng Israel. Yan. So, hindi. Diba? Kasi na ba binabasa ko sa Ezekiel tsaka sa Isaiah. Tinupad niya pero hindi sa lahat kasi iba ayaw na eh. So, tinupad niya pa rin doon sa remnant. Yung mga righteous remnant at yun nga sa panahon natin yung church at maayos na church. Hindi pwedeng kala. Iglesia ni Manalo ka. Kaya naaasal ako pag gano'n pero hindi ko ina-unfriend yun eh. Gusto ko lang... Gusto ko lang makarating pa rin sa akin kahit yung mga Katoliko nag-share ng mga ano nung revolto. Kasi pag nakikita ko sila gano'n, parang dito rin, pag naglalakad ka dyan, pag nag-aatid ka dyan, yung kasigasiga nila, makita mo yun para lalo kang manginayang, maawa. Kung alam mo yung salita ng Diyos, pupunta sa impyerno yan, tapos kunwari, maka-Diyos, hindi nila lang pinaggagagawa nila. Amen? Yan yung attitude ng Diyos. Darating yan sa iba sa atin at yung iba sa mga unbeliever. Gugustuhin na ng Diyos sila ay mapahamak at mahusgahan. At tayo naman, kaya para tayo ma-establish, eh ayawan natin yun. Gustuhin natin yung karakter ng Diyos ng gano'n. Kasi walang mali ang Diyos eh. Pag hinusgahan niya yan, in righteousness niya husgahan niya mga yan. Ngayon, tayo, paano tayo ma-establish? Alam mo dapat salita ng Diyos, mahalin mo, at hindi na natapos sa aral lang. Anong katapos mong aralin? Alam mo na may mga pupunta sa impyerno. Anong gagawin mo na? Magtrabaho ka na. Aral, trabaho, aral, trabaho. Amen? Amen. Ay, mahirap yung trabaho. Aral na lang. Church, church na lang. Kanta, kanta. Pwede ba yun? Sa umpisa lang yun. Amen? Amen. Lahat ng mensahe ng ating inaaral, lahat yan, may application yan. Soul winning, suporta sa gawain. Pwede bang alisin yun? Asa inyo yan. Yung ating ano, di ba, great is your reward in heaven. Sayang naman. Iba sa atin, pag lilempot-lempot. Amen? Amen. 5 years na tayo, hindi tayo hinto. Lalo tayo dapat bumibilis. Lalo nag-iisipag lalo. More accurate pa. Pag-aaral, pag-preach. Soul winning. Ganun yan ha. Yung basa yun siguro, habang nag-soul winning, inaantok pa eh. Kasi parang sanay na sanay na eh. Huwag ganun. Pag-pray mo habang nag-pray ka, yung mga silent partner, ganun din. Sa linggo, Bible quiz na naman tayo. So, damihan na natin sa Sabado. Amen? May time pa, pwede mapuntahan yung iba. Amen? Amen! Gusto niyo mga end times na? Ay, wag muna, Pastor. Darating akong darating, pero yun nga, hindi mo mapapabilis yan, hindi mo mapapatagal yan. Pagandaan mo na lang yung darating yan. Amen? Maligtas. Yung mas maraming maliligtas. Aralin. Iwasan yung panluloko. Warningan yung iba. Mahirap mag-warning pag di mo alam paano sila wawarningan. Di mo rin kasi alam yung Bible eh.
So, aral lang aral, and then, lakas ng loob. Testimony, preserve. So, huwag kayong gagawa ng kalokohan na, alam nyo ng mali. Ilalayo kayo nyo sa tamang daan. Papunta ka na sa maayos eh, tapos, ay, masyado akong banal daw, dito muna ako. Tuloy na. Amen? Amen. Huwag nyo nang kalimutan yung mga nag-backslide, pag-pray natin, tulungan kung kaya. Amen? Pero huwag natin silang parang require, ano dito, parang baby or parang pastor, huwag mo na ba natin yung TikTok, pastor? Kasi nasaktan daw si ganyan. Nga sabihin sa akin yun. Amen? Dapat nga. Amen pa rin eh. Amen. Praise the truth! Praise the word! Dapat ganun din ang attitude nyo. Magkaroon kayo. Ganun ako. Sana kayo ganun din. Amen. Hindi yung ayo unang babank out, sasabihin nyo pa kay pastor. Hindi si pastor, medyo maano rin. Ay, ganun ba? Sige na. Baka mapaganon din ako. Hindi nyo alam. Okay? Sige po. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa again, chapter 2 sa Thessalonians. Nakita po natin ito malinaw. May panluloko mangyayari. Matinding panluloko. Diba? May handa na yung bawat sarili namin. At iba rin, mawarning ang Panginoon. Maging magaling kami soul winner at nag-award preacher. At mga kapatid Panginoon, mawarning nga namin sila, Lord, na gamitan namin wisdom na gagaling sa salita niyo, Lord. Lakas ng loob. Dahil sa tiwala sa inyo, I pray na as we go closer to that part na kung saan kayo naman ay malulati, bandang uli, ba't bago yun ay andun po yung panloko eh. So, I pray na maging malakas ang bawat isa, patuloy, tamang paglakad din sa inyo, Panginoon, hindi naman sobrahan, iba naman extreme. Amin, Lord, kung ano yung sinasabi yung salita, Panginoon, karo kami ng wisdom, paano namin maplanuin ang aming buhay din, especially mga bata, i-align namin lahat sa kalooban ni Lord. So, inaambo, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa again, sa buong week, and then sa soul winning, sa alaala, Lord, sa mga travels, trabaho, Panginoon, mag-aaral, kahit po yung mga kalooban ni lagi ang aming isip, at lakaran, Panginoon. Inaambo, Lord, kayo malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen.